Alamin natin ang latest situation sa Canlaon City na nasa state of calamity dahil sa pagputok ng bulkang Canlaon. Kausapin natin si Canlaon City Public Information Head, Dr. Elmer Empiales. Magandang umaga at welcome sa Balitang Hali. Magandang umaga po sa lahat po ng nanonood ng Balitang Hali. Opo. Kumusta po yung lagay ng panahon dyan ngayon? May naitala rin ba kayong malalakas na pagdalo ng lahar gaya po sa La Castellana? Kahapon lang po yun kasi may malakas na ulan na experience namin. Pero sa ngayon po, wala naman. Pero hindi po maganda yung panahon kasi medyo cloudy or makapalang haze namin. At pinaghahandaan po namin since may warning ang PAGASA na may low pressure ata. Kaya yung mga residents namin na malapit sa rivers, ang yung iba voluntarily nag-evacuate pero yung iba naman na malayo, medyo malayo ng konti, nandun pa naman sila. Pero nag-warn na po kami since day one about the lahar na warning. Kaya yun po. So anong advice po ninyo sa inyong mga residente, yung mga voluntarily nag-evacuate, saan po sila ngayon nakatira? Andito po sa evacuation center namin dito sa proper po sa Canlaon City talaga, hindi doon sa barangay nila. Mm-hmm. At ano pong advice to nyo sa mga nakatira malapit doon sa ilog na hanggang ngayon hindi pa lumilikas? Kaya nga po, in-advise namin nga in case na may mga malakas na ulan, mag-proceed na po doon sa area na extracting point na or extraction point nila. Mm-hmm. Ano pong paghahanda yung ginagawa nyo ngayon kapag nagkaroon na mas malaki pang pagdalo ng lahar? Sapat naman po yung inyong supply at evacuation center ngayon dyan? Yes po, pinaghandaan po natin yan. Mayroon na po tayong naka-imbak ng mga pagkain at saka yung mga, may mga volunteers po tayo, mayroon po tayong mga social workers at saka andito na po lahat yung mga padala ng national at saka regional na assistance po natin kasi nagpunta po dito si Secretary Rex Gatchalian. Namigay po tayo ng mga hygiene kits, sleeping kit, at saka yung pang-wash nila po. Mm-hmm. May mga major roads po ba na madadaanan itong lahar flow? At kung sakasakali, anong epekto nito dyan po sa inyong lugar? Yung pinaghahandaan po namin is yung sa Masulog River namin at saka Inyawan River. Kasi yan po ang tributary na most likely doon dadaan ang lahar. Kaya yung mga resident doon, pinalikas namin yung iba, highly probable na magkaroon ng problema sa bahay nila, no? Mm-hmm. Kaya yung medyo malayo naman, naka-warn na sila pero binigyan sila ng instruction na pupunta doon sa extraction point in case or pwede na sila na mailikas. Mm-hmm. Kasi nagbibigay naman po kami ng siren in case na may mga problema. Opo. So naka-orient naman po sila. At pag ganyang may lahar, pagkatapos po ng ulan, alikabok naman yung kasunod na magiging problema. Ito ba'y pinaghahanda nyo na rin ho? Yes po, kaya nag-order po kami ng N95 mask. Kahit nga po yung mga nag-pledge na magbigay ng assistance, nagtatanong ano yung mga priority natin. N95 mask po. And then yung isang barangay po natin na for added information, nagkaroon din ng water contamination kaya nagrarasyon po tayo ng tubig doon. Kaya if ever po kung may magbibigay ng tulong, the best is yung portable water filtration system. Mm-hmm. Kasi kinukulang kami ngayon sa supply kasi marami yung residents na kailangan talaga nila. Ayan, sana po mapakinggan yung inyong panawagan. Maraming salamat po sa impormasyon na ibinahagi niyo po sa amin. Okay, thank you po Sir Rafi. Si Canlaon City Public Information Head Dr. Elmer Empiales. Kapuso, alamin ang maiinit na balita. Bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga Kapuso Abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.